medyo against the light yata ako, no? Pero okay lang. Kasi gusto ko makuha ng itong fountain ko talaga sa likod. Ayan. Yes, hello mga ka-Earth. Kumusta kayo? Welcome back to my channel. Ayan. Sa video na to, gusto ko lang sa inyong i-share yung naging experience namin nung tinamaan kami ng COVID. Kaming mag-anak, ako, yung wife ko, at saka yung baby ko. Kung mapansin nyo, yan din yung title ng video ko ngayon. At saka guys, gusto ko rin sana sa inyong i-share na yung time ng pandemic talaga na to, sobrang ingat namin. Halos pag lumalabas lang kami, pag mag-grocery, tapos after namin makabalik sa bahay, talagang yung pinamili namin, hugas, talagang bago namin ipasok sa loob namin. Tapos pag ako pumapasok ako sa work, sobrang ingat din ako. Lahat ng precautionary measures talagang ina-apply ko. Tapos si Mrs. hindi siya pumapasok sa trabaho, nasa bahay lang siya for ilang buwan na. Pero inabutan pa rin kami, tinamaan pa rin kami ng COVID-19. So napakahirap talagang kalaban ng COVID-19, hindi mo nakikita kahit sobrang ingat mo. Talagang pag mahahawa ka, mahahawahan ka. So sana guys, pagpatuloy lang natin yung pag-iingat. Ayan, gawin pa rin natin yung tama. Unang-una sa lahat, gusto ko magpasalamat unang-una sa Lord dahil binigyan ulit niya kami ng chance na malampasan ang COVID-19 virus. Ayan. At nabigyan ulit kami ng pagkakataong masilayan ang ganda ng mundo katulad nito. Ayan. Maraming salamat po, Lord. Siyempre, maraming salamat din sa mga pamilya na nagdasal, sa mga kaibigan na nagdasal. Ayan. Maraming salamat. Hindi ko na po kayo isa-isahin. Maraming salamat po sa inyo. So yun na nga, umpisa na natin yung aking kwento. 1 month ago, yung misis ko hindi na nagtatrabaho, nasa bahay lang. Tapos ako yung pumapasok sa trabaho. At tapos anong nangyari, siya yung unang nagkaroon ng virus last month. Nauna siya, so nakaramdam siya ng mga kakaiba sa katawan niya, siguro mga 2 consecutive days. Tapos yung pangatlong gabi, magdamag, ayun, nag-chill na siya, nilalamig na siya, hanggang sa hindi na siya nakatulog. So, nung kinabukasan, hindi muna ako pumasok sa work, sabi ko, sige, magpa-check up ka na muna para malaman natin kung baka ano na nga yan, kung nararamdaman mo. So, ayun, hindi muna ako pumasok, ako muna yung nagbantay kay baby. Yun, nagpa-swab test siya sa hospital dito sa Doha, Qatar. Tapos, ano nun eh, July 7 yun. Tapos, July 8, naka-receive kami ng tawag mula sa Ministry of Public Health dito sa Doha, Qatar, na siya nga ay positive. So, ayun, nung nalaman namin na nag-positive siya, nabigla kami, na-shock kami, sabi namin. Unang-una, hindi kami nag-worry sa sarili namin, nag-worry kami para sa baby namin. Kasi yung baby namin, 1 year and 5 months. Nung last month, yan. So, sabi namin, paano na yan? Baka hindi kayanin ng baby yung tama ng virus. Naka-receive kami ng tawag sa Ministry of Public Health na mag-prepare na siya ng mga gamit niya dahil kukunin siya, susunduin siya para i-isolate, dadalhin sa quarantine facility. Pero by that time, kaming mag-ama, yung baby ko tsaka ako, wala naman kaming nararamdaman. Wala kaming lagnat, wala kaming sipon, wala kaming ubo, wala akong sakit makata sa lalamunan o masakit na lalamunan ko, wala. As in, wala talaga. Masigla kami. Kahit yung baby ko, hindi nawala ng gana sa pagdede nung mga time na yon. That was July 10. So, yung si Mrs. ko na swab test siya ng July 7, lumabas yung result niya ng July 8 na positive siya. So, schedule kami for swab testing ng July 10. So, July 10, sinwab kami. And then, July 11, naka-receive kami ng tawag na yung baby ko, nag-positive din. Pero sa akin, wala pang result. Nung mga time na yun, medyo magulo isip namin, ang hirap, paano yung mangyayari, ganyan. Parang sobrang ang bigat tanggapin. Pero yung lahat ng worries na yun, nawala yun. Nung sabi ko, Lord, ikaw na bahala, parang pinaubaya ako na lahat. Kung ano man po yung balak niya sa amin, sigurado merong dahilan. So, parang sabi ko, Lord, pinaso na lahat sa kanya. Ayun, eventually nawala lahat ng worries ko. Parang ang gaan-gaan na ng pakiramdam ko. Parang sabi ko, COVID lang yan. Malalampasin din namin to.
So yun nga guys, bali nung hindi pa kami nagkakaroon ng COVID, syempre napapanood natin sa mga balita, sa news na na sobrang delikado ang COVID, na ganyan-ganyan, ganito, ganyan. So nagkaroon lang kami ng idea nung mismo kami na naka-experience na nagkaroon kami ng COVID. So based on my based on our experience, si Mrs. COVID positive siya. Nagkaroon siya ng lagnat, sumakit yung katawan niya, may konting ubo siya pero walang sipon. Inalam muna niya, hindi naman din masakit. Ayan. Ako naman, ang naging epekto sa akin ng COVID, nawalan ako ng panlasa ng 2 araw. At nawalan ako ng pang-amoy, siguro mga 5 araw akong walang pang-amoy. Napaka-weird nung sa akin dahil kumakain ako, hindi ko alam yung anong lasa ng pinakain ko. Siguro kahit pakainin mo ako ng panis, hindi ko ma-determine kung panis ba to or ano. Tapos pag umaamoy ako ng pabango or kahit ano, wala. As in, pero hindi barado yung ilong ko, ha. Hindi barado yung ilong ko, wala akong sipon. Wala, hindi ko maamoy yung pabango for 5 days. So napaka-weird nung feelings. Tapos yung baby ko naman, masigla din siya. Doon sa time na mayroon kaming COVID, masigla siya, naglalaro siya. Medyo yung siguro yung panlasa din niya. Kasi yung daddy niya, sa milk niya, ano siya, medyo humina siya. Mina siyang dumede. Napansin ko yun. Siguro yun ang tama. Pero wala din siyang lagnat, wala siyang ubo, walang sipon, wala kahit ano. Yung misis ko lang talaga ang nagkaroon ng sintomas na lagnat at palanakit ng katawan. So, bali si misis, 14 days siya nag-stay dun sa quarantine facility. Mag-isa lang siya, tapos kami mag-ama. Sa bahay lang kami for 14 days. Ano, normal lang yung ano namin, daily routine. So ayan, panoorin nyo guys yung clip nung lumabas yung misis ko after 14 days nung salubungin namin siya ng baby ko. At yung baby ko after 14 days parang hindi na siya kilala. A few inches later. Hindi pa tayo pwedeng bumaba ng building. Mag-aabang na lang muna kami dito sa terrace. Abang namin na pagdating ng aking asawa. Welcome home. Ay, baka yan. Ano lang siya eh, nag-apila lang siya ng Uber. Napalaya ko, ito na. Ayan si Mami oh. Yay, Mami ko yun. Ayan. Palaya ko, yun si Mami oh. Sa puting, so ayan. Ayun. Yay. Mami ko yun. Yun. So after 14 days, nakalabas na quarantine facility. Mami? Reaction ni Enzo. Enzo! Ay! Napakahirap sa isang pamilya ang magkahiwalay sa panahon ng crisis tulad ng inabot namin. Ayan, sana kung sabi nga namin, kung magkasakit man kami, at least magkakasama kami. Kung ano man ang mangyari, at least magkakasama kami. Pero yung time na yon talagang sobrang hirap kasi nahiwalay yung misis ko sa amin ng baby ko. Ayan. So awa ng Diyos, ayan, nakasurvive naman kami. Maraming salamat pa rin sa Qatar government sa pag-aasikaso sa misis ko, sa pagdadala sa maayos na lugar nung na-quarantine siya. Ayan, maraming salamat, Qatar. Napaka-inam ng health system dito sa Qatar.
Saka sa awa ng Diyos dito rin sa Qatar, medyo mababa yung death rate namin sa mga nagpa-positive sa COVID. Ayan. Out of 100,000 plus, parang ang death rate dito nasa ano lang, wala pang 200 katao. So napakababa ng death rate, salamat sa Diyos. Kumpara natin sa ibang parte ng mundo, sobrang lakas ng epekto ng virus sa katawan, kaya marami ang nagbubuwis ng buhay. Bali, nung buong proseso na yon, wala naman akong tinitik na gamot, pati yung baby ko. Ay, yung baby ko, vitamins lang. Halos puro vitamins lang kami, tapos naglalaga lang ako sa umaga ng lemon tsaka luya. Yun lang iniinom ko. Tapos si Missy sa quarantine facility, ganun din. Minum din siya ng vitamin C, tapos paracetamol, dahil nga rin meron siyang lagnat. Yun lang yung gamot. Awa ng Diyos, hindi na humantong doon sa ano pa mang, hindi na lumala yung sakit. Kumbaga, mild lang yung tumama sa aming COVID-19. So, gaya nga na alam natin, meron dalawang klase ang epekto ng COVID. Isang symptomatic at isang asymptomatic. So, sa case namin, si Mrs. ay symptomatic. Kami naman ng baby ko ay asymptomatic. Ayan. At muli, maraming salamat sa pagsama sa akin sa video na ito. At sana i-share ko sa inyo. Sana meron kayong natutunan kahit pa paano. Ayan. Muli, gusto ko magpasalamat kay Lord sa pagbibigay sa amin ng chance na makita ulit ang ganda ng mundo. Ayan. And maraming salamat lalo na sa aming mga kamag-anak at kaibigan na sama-sama nagdasal para sa aming mabilis na paggaling. And maraming salamat po sa inyo lahat. So magkita-kita po ulit tayo sa sunod na video ko. Ayan. God bless and stay safe everyone. Luwang ng ano mo ngayon ha, pasyalan mo ngayon ha. Oh. Dito guys, oh, meron pang ano, mga water fountain. Ayan. So, ito nyo, greenery. So, minsan pag ano, gusto namin makalanghap ng sariwang hangin. Ayan. Diyan kami, libot-libot kami dyan. Ayan, daming bird. Ah! Lumipad na, ayun, naglipad na sila, ayun. Nagulabog na namin.